Yun. Tayo nagbabalik. So pag-usapan natin yun for EFE naman. So nakapag-content na tayo ng 2E, 4 AFE, 4 AGE. Ngayon, 4 EFE. So kasama natin si Jeff. Matagal na naka 4 EFE ito. Papi, kailan pa nag, ano, kailan pa naikabit yan dyan? Gano'ng katagal ka na nag, naka 4E? Oo. Dati, 2015 nag-start ako. So Christmas gift ko siya sa sarili ko noon. Tagal 25. Then, 26, kinabukasan, after Christmas, pumunta ako sa builder ko. Yun na yung naging builder ko. Oo. Sa Batangas, si Kuya Alan Almira. Yun. Shoutout sa kanya. Then, eto yung build niya hanggang ngayon. Yun pa rin. Eto walang pa rin. Ginala, nagpalit na lang ako dito sa 4EFT ko ng headers kasi nabiyakan ako. Ilang beses na, no? Oo. Bali, pang-apat na headers na to. Gawa na ni Kuya Jomar. Yun, shoutout kay Kuya Jomar. Yun, no? Yan. Tapos nagpalit lang ako ng actuator kasi malambot na yung actuator ko. So naka-aftermarket ako ng actuator. And then ito yung newly update na yun. Upgrade. Nagdag lang ako ng fuel rack kasi kinailangan lang ako sa gas. So far dumino yung takbo niya ngayon. Okay. Pero galing 2E? Galing 2E dati. Sa dating Corolla ko ngayon, nag-change ano ako, body shell. Change body yun. Amo yung roto din galing. Amo yung roto din yan. So, yun. Pero papi, anong usually na ano, maliban sa mga nabanggit mo kanina, anong mga normal na nagiging sakit or nagiging problema ng 4E? Yan. Sa 4E, ayun, kaya nung nangyari sa akin recently, Feb 14 pa, thermostat housing. Okay. Common di daw yung sakit ng 4E kasi yung bakal na hiwalay na thermostat housing is nabubutas. Okay. Sa katagalan kasi bakal lang siya pinakalaman. Oh. Pero maliban sa ano, no? Maliban sa headers na ito, maliban sa headers niya, yun talaga yung, yung madalas. Yung common na sakit ng sa okay. Headers. Okay. Hindi ko alam kung bakit gano'n, pero kahit... Apat na beses na, no? Apat na beses. Tugulad din yung iba tropa, bakit? Lagi ako nagpiliyakan ng beses. So, hindi masyadong, siguro masyadong malakas yung 4E mo. Pero, ayun, sa 4E, di ba, may mga nagbabanggit kasi, normal internals na ito, stock internals, can go up to 400 HP. Sabi. Yun ang sabi. Oh, pero, naniniwala din ako kasi merong mga nag-share ng builds nila na maabot ng 60. Tapos, no? Pero palit sila ng mga computer. Oo. Yata yung mga naka-PO8 na Honda. Yun. Pagka budget tayo. Pero yung iba naman naman hindi ng ano. Bulsa. Sabi. Pero ito, stock lahat, no? Bare stock lang siya, 1.3. So far, tipid. Anong gusto niya sa kanya? 1.3 eh. Kung kututusin kasi parang 1300. Oo. Pero... 16 bulbs na rin to, no? 16 bulbs. Na 1.3 displacement. Not bad. Okay na din. Kumbaga parang naghahanap ka ng matipid na malakas, pwedeng-pwede ang 4E. Ah, 4EFTE, no? Pangkulitan. Pero yun, depende pa rin naman sa magiging laman at saka sa magiging kalikot ng makina, syempre. Kumbaga hindi naman lalakas yan ng hindi mo kakalikutin. Pero kung stock-stock lang, malakas na eh. Pero ang stock na ito, ang ilan ang kabayo? 137. Ang all stock ng 4EFE. Lakas din sa nakita ko sa Wikipedia. So, pero hindi mo pa napapadayin ito or napaano, no? Ayun nga, yung normal talaga na upgrade sa mga 4EFE, yun nga, yung mga PO8, Honda Box, tapos papalitan ng kung ano-ano, di ba? Para maging tunable. Hmm. Para maging tunable siya. Kasi ang, ayun nga, Toyota kasi napakadamot eh. Hindi siya yung itutune mo ng ano. Walang programmable box at tayo. Toyota, wala. Unless iano mo siya, i-stand alone. Oo, yun, sa pa. Pero magastos. Magastos, di ba? Kasi may tropang taga San Pedro, yun, si Kuya Lindon, nagtuturo din tayo sa 4E, shoutout sa kanya. Ayan, naka-stand alone na yung kanya. Oo, okay. Sobrang solid ng 4EFT yun. Yung ibang pyesa, yung galing sa kanya dito. Oo, okay, okay. Pero pag ano ba nito, halimbawa, sa mga naka 4E dyan or sa mga gusto sa mga naka curious parang pag nag 4E ka ba pwede mo siyang palitan ng turbo na mas malaki, anong magiging ano nun, anong mga kailangang gawin para mag fit yung mas malaking turbo? Yung iba naman kung sabi nila TDO4 papalit ka din ng headers, yung flange niya. Okay. Di-design mo din doon tapos mag front mount intercooler ka na talaga.
Ah, so hindi na advisable lang top mount. Hindi na. Kasi okay, pag ano, stock top mount tayo, tapos naglaki ka ng turbo, manghihingi naman ng hangin. O may ipit. Okay. Kaya kailangan mag-FMIC na talaga. So ganun pala talaga siya. Pero ang stock ba na, ano ang stock na ano nito, na turbo? Itong sa akin, third gen, 4EFTE, straight third gen siya. Tapos, ang turbo niya, CT9B hybrid. Okay. Then, kaka C52 ko lang din, dati, ano, 2-hit rani. Mas mahaba lang gearing niya. Big time, palit rani. Sinabay ko na, ano, para isali ko. Pero kasi, ayun, yung kay Andre nga, no, na Starlet, iba din talaga ang trani ng Starlet. Mas maganda ang ratio. Oo, mas maganda. Mas maganda ang gearing ratio niya. Tsaka medyo ano, malayo din yung power to weight ratio kasi oh, Starlet eh. Magaan. Dito ulit itong ano, big body. Four doors eh. Sedan kasi four doors. Pero ang ano nito, maganda rin nga, tipid na may power talaga. Pero hindi mo naisip magano, magpalit ng turbo. Anong turbo kita malaki? Ayoko muna kasi gastos din eh. Oh, FMIC pa ako tapos papalit pa ng flange. Pero pag ganun, pag nagpalit ka ng turbo na ganun, kahit stock na ECU, okay lang. Okay lang. Ah, pasok din. Ay naman, madadaan naman sa ano, boost controller ang auto. Okay, okay. Ay, di ayos din pala. No? So, ano din siya? Kumbaga, easy to upgrade din pala tong engine na to. No? Yun nga lang, ang medyo mahal doon, yung front mount. Talaga, mahal. Kasi ang usual talaga na 4EFTE, ano eh, top mount eh. Sa bagay, kahit anong turbo naman yata, top mount lagi. Halos, no? Top mount talaga. Yun nga lang, kapag nag front mount ka, sa bagay, may mga gumagawa naman yan. Di ba, mga kay Jomar. Oh, Jomar Sexos. Pa-quote na ako dun dati. Magkano? 17,000 na buti na. Kasama na install? Oo, kasama na install. Pero hiwalay pa dun yung coupling. Okay. Oo, bibili pa ako ng sarili kong couplers tsaka yung mga T-bolts para mas matibay. So, parang aabot ng 20? So far, ganun. Mga anong taon yan? Way back, nung nakuha ko rin to, 2015. Mga 2015. Pero itong makina na to, kanino mo nabili? Ah, yung builder ko na yung ano. Ah, siya nang kumuha? Ano, okay. O, nagbigay na lang ako doon ng ano, pera, tapos... Pagbalik mo masaya ka na. Oo. Pagbalik mo masaya ka na, ano? So, ayun, isang buwan din inabot sa kanya kasi may, ano, naging issue before. Oo. Ayun, nung paglabas na rin sa kanya, eh, happy na ako. Okay. So, sa trani naman na ito, papi, anong mga usual na papasok? Ayun, katulad na sabi mo, galing kang 2E trani, di ba? Yung pasok din yung pang C56, palit lang ng bell housing. C56 na ang pang 4A. Oo, 4AG. O, kaya okay, yung kagayo nung sa kay Renzo na C160, pwede rin. Pasok palit lang din ng bell housing. Okay, ayos din eh. No? So, pag-fit lang pag-fit. Nag-fit siya. Oo, nag-fit. Yung may kailangan ka lang talagang palitan. Pero hindi pa bumibigay ignition nito, ignition coil. Ignition coil, actually, yung nakuha ko yan, wala, hindi bumigay. Ang bumigay lang sa akin, itong high tension wire, okay, ignition coil. Nagpatawing pa ako niyan. Dahil lang sa wire, no? Oo, dahil sa wire. Tapos, dahil sa wire, nakuha ko yan kay Kuya Lindon na TRD swap dun sa ano ko. Okay. Sa third gen ko na clip type. Yan. Pero ito, itong maganda pag-usapan dito eh. Ito, since naka-side exhaust to, yan, ang ideal talaga sa kanya, the more na mas maikli ang exhaust, mas okay. Core. Sa turbo, sa core E, sa core E. Nabas ang power niya pagka mas maikli. Okay. Pero may mga gumagawa naman din na hanggang likod. Yung sa, ano, sa isang tropa, yung kay Sachi naman, yun, so far. Ang kanya naman, sabi ko, mag-screamer pipe tapos full exhaust. So, ibig sabihin, ano pala to, no? Kung, ayun nga, the more na maikli, hindi ka, parang hindi rin siguro magiging ideal yung full exhaust ka talaga na galing headers. Kasi, okay, yun, hahaba eh. Hindi kasi ang headers niya, eh, talaga eh. Ayan, may kita natin, may kita lang. Ayan, kasi puto na nakadikit. Oo. So, okay pa rin sila ng, ano, nung takbo sa full exhaust. Dati na ako full exhaust ako, maganda sa kanya, dumudulo. Okay. May dulo pa. Ito naman, pag maikli, puro torque sa umpisa. Ah, so ganun pala ang ano niya. Yun yung differentiation niya. So, hindi okay din oh. Kumbaga, preference nyo na lang din. Oo. Kung anong mas gusto mo. At sa akin, in-stay ko na lang sa side exit kasi medyo hindi masyado pang karaniwan. Oo. Pero maganda rin naman, yun na lang.
maingay, no? Nakarinig mo yung ingay. Butas talaga ng bumper. Yun lang yung nakakapanghinayang. Oo. Pero all is good naman din. Eh. At least, diba, dito mo maririnig yung ano, yung tambutyo mo. Mm. Medyo maingay, no? Nakawala siyang vibration kasi nasa harap. Dito so, ibig sabihin, pag naka-side exit ka na ganyan, parang scab type yan na maingay talaga. Mm. Maingay, sobra. Katulad sa mga Honda na ano, no? Ganun, parang ganun. So, yun. So, for economical use, kamusta pala ano na ito, consumption? Consumption, ngayon, naglalaro lang ako sa ano, 10 hanggang 12, okay, 13. Depende pa rin sa city drive. Pero kapag, ano, kapag hataw-hataw? Hataw-hataw, 10. Okay na din. Kasi ano eh, arawan ko to sa Carmona. Oo. Yun, doon pa ako sa Honda na pasok. Daily, no? Oo, daily. So, particular naman siya. Yun ang kinaganda sa makinang yan. Kumbaga, ayun nga, for EFT, kumbaga, pangkulit, maliit yung makina niya, kung kukumpara mo sa iba, pero, may baon, turbo, di ba? Yun. Pero actually, may nagtanong sa akin, kailan ba, nung nakaraan, for EFE din siya, di ba? Oo, for EFE. For EFE, pero magkaiba sila ng internals. Eto, forge. Forge. Sa so, for EFE, hindi. Ah, okay. Kasi kanina, actually, may nagtatanong sa akin, for EFE daw, kung lalagay ng turbo, anong magiging con? Sabi ko, depende sa mekaniko. Oo. Actually, hindi ko rin naisip na. Pero pwede rin naman siguro sila, kasi gaya ng mga 2E na turbo, yun, low boost lang, pwede naman. Hindi nga lang, hindi matibay yung ilalim. Depende na lang din sa magkakabit. So, kung magano ka, upgrade ka ng turbo talaga na gusto mo, from 2E. 4E ka na, jump to 4E. Pero ang internals ng 4EFT shoot sa 4E? Kung ililipat mo? Magkaiba din eh. Kasi yung oil pan sa tayon. Okay. Nahirapan din. So kasi magkaiba rin yung itsura halos. So para mangyayari pala din, magiging hybrid talaga. So parang trial and error din ang mangyayari. Kung ituturbo mo yung 4E. So, ayun nga, kung 4E lang din naman kaya gusto nyo lagyan ng turbo, mag 4EFE na lang din kayo. Para hindi sayang. Oo. Kasi, ayun nga, magasto siya, tapos medyo ano pa, risky sa sabog. Pronto sabog din. Pronto sabog siya. Saka ito, ang gaan kasi ng makina na ito, no? Napakagaan na ito. Ayan, wala ka pang balak i-ano later on, i-upgrade. Later on, siguro, fuel pump muna. Kailangan. Yung hinahabol ko eh, para makapag-angat ako ng konting boost. Ang boost pala nito ilan? Sa ngayon kasi naka aftermarket na actuator, 0.5 ako naglalaro na. 0.5? Okay na. 0.5. Kasi gusto ko ibalik sa dating nare-reach niya 0.8 yung steady. Ngayon, 0.5 eh. Siguro, I don't know, baka sa tigas din nung spring rate na gamit ko. Kasi nung chinek ko sa upon checking sa Google, 0.5 lang talaga nare-reach ko ng spring ko. Not unless kung lalakas ako pa yung pressure ng pump. Okay. Pero kasi stuck pa yung ko dyan yung fuel pump. Pero hindi nang maganda sa nito, sa internals nito. Ang tibay, no? Kasi pwede siyang mag-reach ng 400 HP. Stuck internals. 400 kaya. Takin na, laki na ng turbo na ilalagay mo nun. Tutik yan. Sobra. Malaki talaga. Napalaking turbo. So, masikip na sa harap. Kaya yung ibang nakikita kong 4EFT na top mount turbo, and pang Honda na yung gamit na radiator nila. Yung maliit. Maliit na. Oo. Naturos. Mga ganito lang yata yun Ganun na gamit nila. Para lang mag-fit. Mm-hmm. Pero wala naman din yata ang concern. O, goods din naman. Goods din naman siya for for cooling purpose. Mm. Pero maintenance-wise pala na ito, Papi. Maintenance, parang 2E lang din. Change oil. So, parang NA. NA din. Kasi, ang misconception ng iba, pag naka-turbo ka, mas mataas daw sa maintenance. Sabi. Yun na sabi. Actually, yun din yung pagkakaalam ko. Pero so far sa akin, change oil lang siya. Alaga lang sa change oil. Pero sa turbo naman, wala ka naman kailangan yung maintain. Wala naman. So, the usual talaga na parang normal na NA lang din. Normal lang siya. Okay. Yun ang maganda sa akin. Kumbaga, may power na talaga. Nagdagdag ka lang talaga ng turbo sa NA. Yun. Pero built talaga siya as turbo engine, not yung in-install lang. Ganda rin. Ganda rin na 4EFT pala. So, yan. So, Doke siya, no? Doke. Panalo. Pero tayo sa Toyota kasi may tinatawag na sinasabi na sleep cam.
Oh, dock siya, pero single camper. Single camper nakalabas. Yun nga, no? Ba't nga ganun? Yun ang... ang weird. Hindi ko rin makawari sa talaga. Kasi sa 4AM... ang galing ng technology nila. Sa 4AM kasi parang halos ganun din eh. Ganun din. Oh, makikita mo isa lang. Oh, okay. Pero dual dock overhead siya. Hindi tulad nung ano, Honda. 4AG talaga. Ah, oo. Na, makikita mo na double. Cam. Tsaka yung sa... yun, Honda. Diba? Oh, B-series nila. Kitang-kita mo eh. Pero ang... meron bang ano nito? Merong mga adjustable cam gears para dito? Meron din. Meron pero din. Yung ko naman tangka. Mas magastos din. Magastos. Saka dito na lang ako sa ano, sa boost controller, madali pa. Yung mas mabilis mag ano doon? Mag-adjust. Oo. Gusto ko magiging ng additional ano. Na power. No? Power. Ina top speed mo dito, Bobby? So far, sagad. Ano, kaya kong mag-reach ng 200 din. Tagad. Oo. Pero ngayon, lailo-lailo muna ako sa 200. Mahal na kasi. Ang tagal na rin ng makina kong to. Hindi mo alam six yung ano. 6 years na sa akin kasi. So, from 6 years na yun, wala, hindi pa binubuksan to? Hindi pa? Hindi pa. Oh, puta matibad. Wala pa. Wala pa top overhaul, top overhaul. Ang ano lang, nangyari lang talaga recently itong si thermostat housing. Tsaka madalas talaga yung headers. Oo, headers. Yun ang headers. Yan ang common issue ko dyan. Okay. Tangina, isang informative vlog na naman yung ating nagawa. 4EFT. Shoutout, Papi. Sa ano, shoutout mo muna sa girlfriend ko. Yun, nandun. Ako yun. Ako po. Tapos, sa mga cover ko. Tapos, shoutout kila Renzo, Team Reza, Tito Edwin, Nico, saka RG. Sweta Brothers. Sweta Brothers. Saka sa tropa namin wala pa. Hanggang ngayon, Sachi. Shoutout sa products nila, iSport. Yeah, no? 4EFT din mga akin nun, no? Tsaka kay Mark Enol Malabag, yun lang. Yun. So, 4EFT, yan, no? Ganda. Matipid na malakas. So, yun, ganito na ating vlog.